Ito po ang blueberry muffin. At subukan po natin kung anong lasa. Patiin ko po at pakita ko yung laman niya sa loob. So, ito po yung blueberry muffin. Natin, no? Yan siya. Sa ibabaw, tsaka sa loob. Itatry po natin. Try natin this time yung ano lang, muffin lang. Very soft and moist po siya. Pero hindi siya spongy. So, try naman po natin itong part na may blueberry. Lasa po yung blueberry, medyo may slight na asim. And pag-combine dun sa muffin itself, na medyo slightly sweet, naghahalo, naglalaban yung lasa ng tamis at saka ng asim. Since hindi naman po masyado madami yung blueberry filling, hindi po siya masyadong matapang. Kumbaga mildly flavored lang siya ng blueberry. And since moist siya, tingnan niyo po, pag pinrest ko, bumabalik din siya. Slightly spongy, pero hindi siya light. Medyo on the heavier side siya. Overall, masarap naman din po siya. And ma-enjoy niyo po siya kung mahilig kayo sa blueberry. Next, ito try naman po natin itong Choco Twirl. Try natin kung same lang yung muffin base. I think similar lang po yung ano, yung muffin base niya. Pero ito po, slightly mas matigas siya. Mas, hindi siya ganun ka-moist katulad nung sa blueberry muffin. So try na po natin yung may chocolate filling. Yung chocolate po is chewy. I think it's melted chocolate. Kaya po siya naging chewy. And dahil malaking part po noon ang nabite ko, medyo strong yung flavor ng chocolate. Pero once na katulad nito lang yung mapabite nyo, mild lang yung pagka-chocolate niya and hindi kayo masusuya. Kapag po konting chocolate lang yung makakain nyo, katulad nung last bite ko, nagiging maganda po yung mixture. Hindi siya masyadong matamis, hindi siya masyadong matapang. So, katamtaman lang yung chocolate flavor niya. So, we'll try this middle one. Ganun nga po, hindi siya masyadong matapang. Pag konti lang yung chocolate na makakain mo. So, if you like chocolate, you will enjoy this muffin. Ito po yung roasted chicken sa Landers. And as you can see, half na lang po yung na-video ko. So, pakita ko po sa inyo kung ano itsura niya. Ito po yung sides niya. May wings, legs, tsaka ganyan po yung gitna niya. So, tatry po natin ito later and sabihin ko po sa inyo kung anong lasa niya. So, ito naman po yung part ng chicken na itatry ko. Bale, sa may bandang thigh to ng chicken at saka sa may bandang ribs. So, sabihin ko po sa inyo kung anong lasa nitong chicken, nitong grilled chicken sa Landers. So, subukan na po natin itong part sa may thigh. Moist po siya at very soft, tender and moist. And lasang-lasa mo talaga po yung flavor. Ito naman po sa may rib part. Malasa talaga siya. At hindi na kailangan ng sauce. At hindi rin po nakakasawa yung lasa niya. Parang yung tipong lasa ang gusto mong balik-balikan. Medyo oily siya. Pero yung oil na galing sa sarili niyang siguro sa mga balat niya, ganun. And masarap po talaga siya, nakakagana siyang kainin. Kahit anong part po, malasa.
talaga mauubos ko po itong mga small parts ng chicken na kinuha ko. Susubukan na po natin itong ating Manhattan pizza. Very crunchy po yung mga veggies. Yung onion at saka bell pepper. Tikman naman po natin yung crust. Very crunchy po yung crust. Ganito po yung tamang crust sa pizza. So, tikman naman po natin yung sauce niya tsaka yung mga toppings na iba. Hindi po masyadong overwhelming yung lasa ng pizza sauce. Tama lang po siya, hindi po siya maasim o matamis. Sakto lang siya. At dahil po sa onion at bell pepper, may added texture dun sa pizza. Sakto rin lang po yung mozzarella. Hindi siya ganun kadami para magsawa ka sa mozzarella. Yung combination po ng cheese at saka ng crust ay lalong nagbibigay ng chewiness dito sa pizza. Tikman naman po natin yung pepperoni. Malalasahan po natin yung smokiness ng pepperoni. Hindi rin po. Nagdagdag po siya ng konting alat pero hindi naman po ganun kaalat. Kumbaga nag-add lang siya ng added flavor dun sa pizza dough. Sa cheese, kaya mas naging mas malasa siya. Tikman naman po natin yung meatballs. Very soft and juicy po yung meatballs. Parang rubber rin siya. Na nagdagdag din uli ng another texture dito sa pizza. Yung olives naman, nagdagdag din siya ng kakaibang flavor. Parang yung na-add niyang flavor is parang konting maasim na parang iba talaga, kakaiba. Basta alam mo na distinct na yon ay dahil sa olives, sa black olives na. Yung ibang tao ko, tinatapon yung edges. Pero ako, yun po yung isa sa mga paborito ko sa pizza. Yung crunchiness ng edges. Kaya dahil crunchy to, nag-enjoy talaga po ako kainin itong Manhattan pizza ng Flanders. Ito naman po yung 4 cheese pizza with garlic ng Flanders. So, tikman naman po natin itong 4 cheese pizza ng Flanders. Ayan po, medyo thick din yung crust niya. And pag finrest mo, crunchy talaga siya. Nagbabounce back. Katulad po nung unang pizza dough, chewy rin siya. Pero, very distinct po yung taste ng garlic. Yun po yung kaibahan niya. Very rubbery rin yung dough at saka yung mozzarella cheese. Hindi ko po alam exactly kung ano yung 4 cheese na nandito sa 4 cheese and garlic flavor ng Flanders. Pero yung combination niya masarap. Ito po, cheese din siya. So, ito try natin. Hindi po pala sa cheese. Go lang siya. Pero gusto ko po talaga ang donila kasi tinan niyo, very airy siya and chewy. Ganito po talaga yung dapat na dough ng mga pizza. At pagdating po sa edges, very crunchy. Siguro po, nalilinig yung crunch sa bawat bite ko. Medyo oily siya kasi yung kamay ko puro oily na. Pero, masarap pa rin yung dough niya, yung crust niya. Ito po yung strawberry cupcake sa galing sa Flanders. Tingnan po natin. Makapal siya. At meron pong strawberry sa iba. Ito naman po yung chocolate chip muffin ng Flanders. So meron po siyang chocolate chip sa ibabaw. At makapal din po siya. Ika-cut po natin at para malaman natin yung itsura niya sa gitna. So ganito po yung laman sa gitna ng chocolate chip cupcake.
ito naman po ang itsura ng strawberry cupcake sa loob. Susubukan na po natin itong strawberry muffin ng Landers. Subukan po muna natin yung muffin base. Very soft and moist din po siya katulad nung mga previous muffin. Actually, I think iisa lang po yung muffin base na ginagamit nila. Nag-iba lang dun sa topping na nilalagay nila. Ngayon po, tikman naman natin yung strawberry. Very chewy po yung strawberry at nagmamatch naman siya dito sa muffin base. At na-enhance po yung flavor or yung lasa nitong muffin. Yung strawberry po is slightly sour at saka slightly sweet. And medyo chewy po yung edges. Try naman po natin itong chocolate chip muffin. So maraming chips, choco chips sa ibabaw. At meron din siya sa loob. So try na po natin. Marami talagang nakalagay pati sa loob. And ganun din po yung muffin base. Soft and moist. Tapos, slightly sweet dahil dun sa choco chips. Pero hindi naman din po ganun katamis. Kaya hindi din po siya nakakasawa. At maganda rin po yung combination nung muffin base at saka nung mga chocolate chips. Kaya masarap din po siya. Lalo na siguro po itong top. So, tikman naman natin itong top. Marami pong chocolate chips yung top kaya medyo matamis na siya. At ang nag-neutralize ng tamis, yung muffin base. Ito naman po yung plain na muffin. Bale, ito po yung muffin base na ginamit dun sa lahat ng mga muffins. So, buksan din po natin at subukan natin. Meron po pala siyang surprise sa loob. Meron din po siyang raisin dito sa loob at saka parang jam. So, titikman po natin kung anong klaseng jam to. So, tatry na po natin itong muffin na regular, yung muffin base lang. Pero merong surprise sa loob na raisin at saka jam siguro. So, natry na natin kanina yung muffin base. So, tatry natin ngayon itong lasa nitong muffin at saka jam. Raisin at jam pala. Meron ako nilalasahang lasang cinnamon. So baka raisin with cinnamon itong nasa loob. And interesting siya kasi nagdadagdag siya ng texture at saka different taste dito sa muffin base. So masarap siya. So kainin naman natin itong edges. Itong paborito ko ay mga edges, yung mga top. Kasi nga, chewy siya. Yung edges po, medyo slightly sweet. Medyo slightly sweet and chewy yung edges po. And dahil moist siya, hindi naman siya ganun kabigat. Pero, mararamdaman mo na yung weight niya. Hindi po kasi siya spongy. Kaya medyo mabigat siya. So, sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga current videos ko. So until my next video, this has been Lorraine reminding you that God loves you. Bye-bye!